Ito na ang itsura ng Burnham Park ngayon, makalipas ang 2 taon ng pandemya. Mas naging luntian ang paligid at mas pinaaliwalas ng masisiglang kulay ng mga bulaklak ang pasyalan na ito. Dahil sa pagbaba ng Alert Level 1 sa lungsod, inaasahan ang pagdagsa ng turista. Ito naman ay ikinatuwa ng mga negosyante sa naturang pasyalan. Siyempre, mas lalakas at mas marami kami magbibenta. Yung hinihintay namin ng mga vendors, dumami yung tao. Samantala, layunin namang panatilihin ng City Environment and Parks Management Office ang kalinisan ng Burnham Park ngayong papalapit na ang panagbunga. Well, sa amin naman, we've been consistently reminding them dapat when you go to the area, you observe yung proper protocols. Of course, yung mga city ordinances. What are these city ordinances? No urinating, saan-saan. Of course, no littering. No spitting of mama. No smoking, mga ganyan. Kasi mahuhuli sila. Magmumulta ng 300 pesos ang mahuhuling magkakalat sa Burnham Park. May pakiusap naman ang mga residente sa mga pupunta sa naturang pasyalan. Dapat kasi yung mga iba maging responsable din. Bawa kakain sa maraming kumakain pero nag-iwan sila ng mga nila, kalat nila. Ang pamamasyal sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines ay hindi kompleto kung hindi kasama sa travel list ang Burnham Park sa tinaguriang Right of Place ng Creative City. Marge Lincalio, para sa Luzon Headlines.